going to magdi-dinner tayo, no? So since tinatamad, eto meron tayo ditong Pure Foods Beef Caldereta. So let's see how easy ang pagkagluluto ng ating mga ready to cook na ulam from Pure Foods. So ayan. Sabi dito, heat and eat na siya kaagad. So pwede siya sa microwave. So pwede ring pan heat, ayan. So this pack is good for 4. So sabi nga just add 1 cup of boiled vegetables. Okay? So ngayon ako gusto ko naman na iano lang siya, pan heat. So magpe-prepare na ako. Nag-boil na tayo ng ating carrots at saka ng ating potatoes. Prepare din ako ng konting bell pepper. Yung ating meat, naka-frozen siya. This is yun nga, frozen siya. Ilagay ko muna siya sa pan, tapos pabayaan ko muna siya siguro for a few minutes. Pero at the same time, parang easy to cook naman siya. So ilalagay ko na yung aking mga vegetables. Yan, yung ating potatoes, carrots, sasama ko na siya kasi cook na rin naman siya. All in na. Yan, so dinagdagan ko rin ng konting bell pepper. Social ng konti since meron pa akong konting olives dito sa bahay. Dinagdag ko na rin konti. Ngayon, tatakpan ko na lang siya para let it simmer. Para matunaw, kumbaga. Okay, after 10 minutes, ito na siya. So, nagkaroon na siya ng konting sauce. Yan. Yan, ito na siya. May sauce na siya. Yan. O, diba? Medyo mausok. Sensya naman. Ready na yung ating caldereta. So, ayan, ready to cook na siya. Kumpleto na sa timpla. So, lagyan lang natin ng konting vegetables. Tapos, at the same time, mapapansin mo, malalaki yung meat niya at malambot. Diba? Kaya, madaling nguyain. Kasi yun ang problema natin minsan eh. Yan. Ayun nga, guys. If you're interested, you can check out yung website na ilalagay pa ko para maka-order kayo ng inyong mga ready-to-cook Pure Foods na food para less hassle pag lalo na pag tayo nagmamadali. Out sa mga groceries, no? Available naman siguro yun sa kanila. Pero yun nga, if ever you can check out themall.sanmiguel.com para maka-order kayo. And also, don't forget to check out yung ating Home Foodie PH for more updates. Okay? Happy eating, guys! Ayan. So, tonight, we're going to magdi-dinner tayo, no? So, since tinatamad, eto, meron tayo ditong Pure Foods Beef Caldereta. So, let's see how easy ang pagkagluluto ng ating mga ready-to-cook na ulam from Pure Foods. So, ayan. Sabi dito, heat and eat na siya kaagad. So, pwede siya sa microwave. So, pwede ring pan heat. Ayan. So, this pack is good for 4. So, sabi nga, just add 1 cup of boiled vegetables. Okay? So, ngayon ako, gusto ko naman na iano lang siya, pan heat. So, magpe-prepare na ako. Nag-boil na tayo ng ating carrots at saka ng ating potatoes. Prepare din ako ng konting bell pepper. Yung ating meat, naka-frozen siya. This is yun nga, frozen siya. Ilagay ko muna siya sa pan, tapos pabayaan ko muna siya siguro for a few minutes. Pero at the same time, parang easy to cook naman siya. So, ilalagay ko na yung aking mga vegetables. Yan, yung ating potatoes, carrots, sasama ko na siya kasi cook na rin naman siya. All in na. Yan, so dinagdagan ko rin ng konting bell pepper. Social ng konti since meron pa akong konting olives dito sa bahay. Dinagdag ko na rin konti. Ngayon, tatakpan ko na lang siya para let it simmer. Para matunaw, kumbaga.
Okay, after 10 minutes, ito na siya. So, nagkaroon na siya ng konting sauce. Yan. Yan, ito na siya. May sauce na siya. Yan. O, diba? Medyo mausok. Sensya naman. Ready na yung ating kaldereta. So, ayan, ready to cook na siya. Kumpleto na sa timpla. So, lagyan lang natin ng konting vegetables. Tapos, at the same time, mapapansin mo, malalaki yung meat niya at malambot. Diba? Kaya, madaling nga nguyain. Kasi yun ang problema natin minsan eh. Ayan. Ayan nga, guys. If you're interested, you can check out yung website na ilalagay pa ko para maka-order kayo ng inyong mga ready-to-cook pure foods na food para less hassle pag lalo na pag tayo nagmamadali. Out sa mga groceries, no? Available naman siguro yun sa kanila. Pero yun nga, if ever you can check out themall.sanmiguel.com para maka-order kayo. And also, don't forget to check out yung ating Home Foodie PH for more updates. Okay, happy eating, guys. Ayan. Try naman natin yung beef pares ngayon. Eat for like 8 minutes. So, we'll try the bistek Tagalog naman. Buksan yung yung takip. Peel off lang. So, i-reheat lang natin siya for 8 to 10 minutes. Ayan. Okay. Sit. Ay pork humba naman for today. Frozen. So, ngayon, tatry ko naman siya sa microwave. So, tignan naman natin itong lechon paksiw. Frozen na frozen pa siya. Papatunaw ko muna ba ako lutuin ulit. Several minutes of slow cooking heating dito sa pan. Ayan na siya. Okay, time to eat.